Nararapat na bang tanggalin bilang reservist sa Armed Forces of the Philippines ito pong si Vice President Sara Duterte? May mga nananawagan po na ito daw po ay dapat nang tanggalin, pero sa ngayon nananatili pong tikom ang bibig dito ng ating Armed Forces dahil ninanais po nilang mapanatili na ang kanilang organisasyon is apolitical, non-political organization. Sila lamang ay dapat nasunod at siyempre loyal sa ating konstitusyon. Sa balita po na ating pong babasahin kahapon November 30, 2024, maraming salamat Ma'am Carclea sa inyo pong membership. Shoutout po sa inyo. Can Sara be removed as Army Reservist? Yan ang malaking katanungan sa kabila ng panawagan na siya itanggalin bilang reservist ng Armed Forces of the Philippines. Ito po ay inilathala November 30, 2024 at tunghayan po natin kung ano ang isinasaad po sa teksto ng balita. Because of a recent statement against Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. and President Marcos, the Commander-in-Chief, can Vice President Sara Duterte be delisted or removed from military roles as an Army Reservist Colonel? Napakataas na ranggo para po sa isang reserve ng ating AFP. By the way, ang batas po na nagbibigay po ng mandato sa ating armed forces para po pumili ng kanilang mga reserve force ay itinatalaga ng Republic Act 7077. Ito po ay naaprobahan noong June 27, 1991. And sa Section 40 plus po nito, I could not remember anymore, nakalagay po dito, Section 44, Elected Officials and Presidential Appointees. Maraming salamat, Rolando Domingo, sa inyo pong super sticker. Elected Officials and Presidential Appointees may be commissioned in the reserve force subject to the existing AFP rules and regulations. That's why nung ito pong si Sara Duterte ay mayor ng City of Davao, siya po ay naging reserve force at eventually na-promote pa to full-fledged colonel. Kaya naman, sa ngayon, kung ang pagbabasihan ay ang kanyang elective position, eh talagang qualified na qualified siya. But unfortunately, because of her several remarks, unwanted, uncalled for remarks para sa ating Pangulo at sa iba pang mga personalidad, eh mukhang lumalakas ang panawagan na ito po ay tanggalan na ng ranggo sa reserve force ng AFP. Pero syempre, yan ay dapat naaayon sa ating mga umiiral na alituntunin, partikular sa loob po ng Armed Forces of the Philippines, which unfortunately, until now, tahimik po ang ating AFP. The answer is unclear for now, considering how the AFP opts not to talk about the matter in its effort to distance the military from political issues or noise. Kaya medyo mahirap eh, sa parte ng mga kababayan po natin na nananawagan, natanggalan po ng ranggo o alisin na po sa reserve force itong si Sara Duterte dahil nga po ang mismong AFP ay nananahimik po sa issue na ito. Ito po yung mga binanggit in particular ni Sara Duterte na patutsada sa Commander-in-Chief o sa ating Chief of Staff ng ating AFP. And I quote, "Hindi ko alam paano nakakatulog yung Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, gabi-gabi. Mahimbing ang tulog mo, ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala." Ganun niya po, parang pinapatutsadahan ito pong si General Browner. Pinalalabas niya na grabe ang korupsyon sa kasalukuyang panahon, at walang ginagawa ito pong Armed Forces Chief of Staff na si General Browner. Ito po ay isang pag-uudyok na tulad ng ginagawa po ng kanyang ama
para magalit ang kasalukuyang pamunuan ng AFP sa kanilang Commander-in-Chief, sa ating Pangulo ng Bansa, walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw naman ang layunin po dito ni Sara Duterte, tulad din po ng layunin ng kanyang ama, na siyempre bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Merong isang dating supporter nila na ngayon ay bumaklas na. Ang pangalan po nito ay Pebbles Talakera. Sabi ni Pebbles sa kanyang pahayag sa Facebook post niya, mamatay na ang mga sinungaling. Basahin ko po in particular yung pahayag ni Pebbles Talakera. Kasi pinalalabas ng mga DD sheets na wala daw pong kinalaman, and even ito pong si Sara Duterte sa paghahangad na mapabagsak, mapatalsik itong si Pangulong Bongbong Marcos o mag-resign man lamang ito. Ayon kay Pebbles, noon ka pa kasabwat sa pagpaparesign kay BBM Inday Sara Duterte nung kasagsagan ng rally ng KOJC, yung mga tarpulin na BBM resign galing sa'yo, di ba? May lumapit sa aking mga lalaki, tinanong ako saan daw ikakabit yung mga tarpaulins. Nakita ko yung mga tarpaulins nakalagay BBM resign. Sabi ko, saan po galing yan? Sabi nila, kay BP Sara po. And sa huling pahayag niya, mamatay na sinungaling. Pwe. Ngayon, isa marahil sa inyong dalawa ang maaaring mamatay kung may kapangyarihan itong sinasabi ni Pebbles Talakera. Either si Pebbles Talakera ang nagsisinungaling o si Inday Sara Duterte o kaya ang mga supporter nito. Ngayon, balik po tayo. Dito po sa binabasa po natin balita. Duterte also cursed Marcos, the First Lady and Speaker Martin Romualdez, adding that she has contracted someone to assassinate the three if she gets killed. O, for reference, baka sabihin na naman ng mga DD sheets, tayo'y gumagawa-gawa lamang ng sinasabi po natin dito. Balikan po natin ang mga pahayag ni Sara Duterte kaugnay po ng binasa po nating balita. Na ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. This is the man. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin mo yung tangal na pagkasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala ka kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope.
Kasi 2022 pa lang. May utos na ng pera sa DepEd. By the way, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw, lahat ng mga pinagsasabi dito nitong si Tambalustay Pusit na si First Lady daw po ang namigay ng envelope. Malaking kasinungalingan po yan. Wala nga siyang maipakitang ebidensya sa kanyang akusasyon. In fact, sinabi niya pa nga, hindi niya daw kailangan maglabas ng ebidensya. Pwede ba yun, abogado ka? Dapat alam mo kung ano ang value ng evidence. Diba? Bilang isang abogado, you should know kung ano talaga yung particular na definition. Ako nga, hindi ako abogado, memorize ko yan eh. A means sanctioned by the rules of court on in ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. Diba? Ebidensya ang magpapakita ng katotohanan. Pero ito, puro kasalita. By the way, hindi naman yun ang punto natin dito kung hindi yung kanyang mga napaka-unprofessional na mga pananalita na tinuran niya nga dito sa mga series of meltdowns na ito. At hindi lang yan, pinagbantaan niya rin syempre na ipapatay niya si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, at si Speaker Martin Romualdez. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Nagpupuyo sa galit at walang preno ang tirada ni Vice President Sara Duterte sa isang virtual press conference na inorganisa ng mga taga-suporta ni Duterte madaling araw ng Sabado. Nagngingit-ngit ang bise matapos ang inilabas na transfer order sa kanyang chief of staff na si Attorney Zuleika Lopez patungong Women's Correctional sa Mandaluyong. Ito'y matapos siyang makontempt ng kamera dahil sa pagsulat ng OVP sa Commission on Audit na huwag ibigay ang ilang dokumento sa Quadcom. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil kasi masama sa bayan, hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ng sirain ang pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Mabibigat din ang binitawang pahayag ni Duterte kabilang na ang asasinasyon kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez sakaling may pumatay sa kanya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Okay. At kung babalikan natin last October, meron din po itong meltdown na remarks. O, balikan po natin yun ha. Ito naman ay patungkol sa kanyang pagtatangka naman na pugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos rather sa kanya pong imahinasyon na pupugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po natin ito mga tol. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Kasama kami, katayo kami doon. And merong isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And
ang reaction mo, ang response mo should be so that hindi na bata, by the way, ang kadete na graduate ng Philippine Military Academy. Ah. Bata is below 18 years old. Abugada ka pa man din. Dapat technical ka kapag nagsasalita ka. Okay lang sa amin na magsalita ng bata. Maaaring maunawaan pa kami ng publiko. Pero abugada ka eh. You should know it legally. Ano, the term child, ang pinag-uusapan po dito ay edad. Those people below 18 years old ang bata at hindi po bata ang kadete na graduate ng Philippine Military Academy. The child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, katabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. Sinungaling, ano? Nangyari po yan doon sa Philippine Military Academy commencement exercises. Eh. Sino ba ang magkakatabi? Siya, si Defense Secretary Gibo Chodoro. And the rest nasa likod na nila. Madidinig ba yung simpleng bulong nung bata? Sinungaling. But apparently, this guy, di niya. By the way, ah, papaalala ko lang yung sinabi ni Pebbles Talakera. Mamatay na daw ang sinungaling. Alam ko ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, siyempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Andun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Reserve for siya na. Gustong tanggalin yung ulo ng Commander-in-Chief. Pero syempre, yung sa pribadong pagkakataon naman, hindi pala pribado. Bilang isang mayor, ito naman yung kanyang ginawa noon, 2011. Eh. Which is medyo malayo na rin naman. Pero for purposes of our discussion later, dahil meron pong mga nakambimbing disbarment case dito kay Pusit, ito po yung ginawa niya. Nanapak po ito ng sheriff eh. Violence erupted during a demolition operation. City Mayor Sara Duterte repeatedly punched the sheriff of the Davao Regional Trial Court, Abe Andres, during the demolition. Duterte had asked for a two-hour extension of the deadline to demolish shanties, but demolition teams pushed through with their operation. This then led to a scuffle between the residents and demolition teams, prompting a fuming Mayor Duterte to attack the sheriff. Kontrolado man. Bakit ganun? Nung bata kasi ako, medyo pogi-pogi pa datinggan ko eh. Tikas ko eh, medyo malaki pa nga katawan ko nung time na yun. Nagkakilala kami ni Mrs. eh, medyo bulky pa katawan ko kasi mga 2 taon pa lamang akong tumigil sa bodybuilding eh. Kaya medyo maayos pa katawan ko. Ibig sabihin, mas maayos ang itsura ko noon. Pero ngayon baligtad eh. Si Sara Duterte, tingnan niyo itsura noon. Kumpara sa itsura ngayon. Anyway, beside the point yan, ano? Nang-aasar lang ako sa DD shit na nanonood sa atin. Tama, hindi na may itsura ng sheriff na ito. Asa, sheriff? Ito, kita proteksyon na lang namo. Yan na. Ay, nako.
Ganyan ba ang dapat na maging reserve force? Parang hindi yata maganda na reserve force ang isang ganyan na individual. Tuloy po natin yung binabasa po natin balita. The AFP is silent on whether or not such statements can result in disciplinary action against the Vice President who has donned the rank of full-fledged colonel in the AFP Reserve Command in February 2018 when she was mayor of Davao City. Browner is stressing that the military is a non-partisan and professional organization that should not be dragged into the political noise, said on Wednesday that it is not the AFP's job to meddle in political matters. May katwira naman. Kaso lang, ibang usapin yung pagiging reserve force eh. Pwede namang hindi makialam ang Armed Forces of the Philippines, di ba? Sa politika. At yun ang dapat nilang gawin. Pero, yung internal rules and regulations bilang isang reservist, meron bang nalabag itong si Sara Duterte? Sa pangahamak na ginagawa niya, pambabanta na ginagawa niya sa inyong mga personalidad na binanggit po natin? Ayon po kasi sa Articles of War or Republic Act 242 under Article 63 nito, pinaparusahan po ang sinumang miyembro ng Armed Forces na mag-disrespect sa President, sa Vice President, and sa Congress or sa Secretary of National Defense. In particular, ito po yung sinasabi. I quote, any officer who uses contemptuous or disrespectful words against the President, Vice President, the Congress of the Philippines, or Secretary of National Defense shall be dismissed from the service or suffer such other punishment as a court-martial may direct. Any other person subject to military law who so offends shall be punished as a court-martial may direct. Unfortunately, hindi naman siyempre uniform personnel, active personnel itong si Sara Duterte. Kaya hindi po applicable ito pong Articles of War kay Sara Duterte. Pero dapat magbigay po ng pahayag dito ang AFP. Linawin kung ito bang mga ginagawa ni Sara Duterte ay isang katanggap-tanggap na gawain pananalita bilang isang reservist ng Armed Forces of the Philippines. Kasi hindi maganda ito, mga tol. Di ibig sabihin, kung wala silang gagawing action dito, ang lahat ng mga reservist pwede na lang din magsalita ng mga ganito nang walang magiging kaparusahan sa kanilang organisasyon na kinabibilangan. Ngayon, talon tayo ng konti sa ating topic. May mga nakabinbin na disbarment case laban dito kay Sara Duterte at ipapaalala lamang muli natin sa publiko. Una, I'm sorry to say this, pero kayo naman mismo ang umamin kagalang-galang kataas-taasang hukuman dito sa Pilipinas. Ano po ang inamin ninyo? Meron pong nakabinbin na disbarment case laban kay Sara Duterte nung ito po ay nanakit ng sheriff. Tao nyo mismo yon na dapat pinoprotektahan po ninyo at all cost kung tama ang kanyang ginagawa. Tama ang ginagawa ng sheriff dahil ito ay nagpapatupad lamang ng kautusan ng korte. Ano ang ginawa ni Sara Duterte? Katulad po nung ipinakita ko sa inyo kanina, naging boksingero. Disbarment cases ni Sara Duterte isa ngayon, iyan, natutulog sa inyong tanggapan. Mahigit isang dekada na ang nakakalipas nang mangyari po ito. Ayon nga po dito sa balita, 13 years ago. Anong nangyari? Korte Suprema, bakit hindi nyo po ito naaaksyonan? Kamakailan lamang, meron din po na nag-file, ayon na rin sa inyo, ng anonymous complaint para naman po sa mga remarks nitong si Sara Duterte na kanya pong ipapahukay ang bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Na kanyang huhukayin ang bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. at kanyang itatapon po ito sa West Philippine Sea. And lately,
nag-file po ng disbarment case. Ito pong si Attorney Larry Gadon. Ha? Dito po kay Pusit. O, pakinggan po natin ang balita. Nandito ako ngayon sa Supreme Court upang ihain ang isang complaint against Vice President Sara Duterte Carpio dahil doon sa kanyang Zoom press con na kung saan ay pinagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. At doon din ay kanyang sinabi na meron siyang kinausap na inutusan niya na patayin si Pangulong Bongbong Marcos, si Liz Araneta Marcos at si Martin Romualdez kapag ka may nangyari sa kanya. Ang ibig sabihin, meron na siyang nabuong plano na ipapatay si Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, yan ay dahil siya ay member din ng korte, siya ay isang abogada, ay gusto kong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sapagkat ako na kung saan ay wala naman talaga dahilan para i-disbar, ay dinisbar ako ng Supreme Court. At yung kaso na inihain ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video and yet the Supreme Court, dahil anti-Marcos ang Supreme Court, eh ako ay dinisbar. Sinuspendi pa ako ng 1 year and then dinisbar kahit na walang dahilan. Eh ngayon, ito, si BP Inday Sara, nanuntok siya ng sinuntok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court who is, he was performing his duty as a sheriff pero sinuntok niya. And yet the Supreme Court did not bother to suspend her. At ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang adikain na mag-administer ng justice o gusto nalang ipatupad ang batas dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Si Laila De Lima nag-defy ng order ng Supreme Court ng TRO and yet hindi man lang siya kinanti. Si Chel Jokno na nag-submit ng mga peke, mga false documents at Supreme Court, hindi siya sinuspindi. Ngayon, eto, si Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang first lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito dahil hindi sila kikibo dito kay Sara dahil sila ay anti-Marcos. Isang malaking hamon sa inyo ngayon yan, mga miyembro ng Korte Suprema, kung ano ang inyong magiging aksyon diyan sa mga disbarment cases na yan ni Sara Duterte. Patunayan ninyo sa amin ngayon na talagang katiwa-tiwala ang kataas-taasang hukuman dito sa Pilipinas. Anyway, wala naman ako sigurong mali sa sinasabi sa aking mga pahayag ngayon. Hindi naman siguro ako matutulad kay Lorraine Badoy. Kasi iba yung sitwasyon kay Lorraine Badoy, pinagbantaan niya yung Huwes sa Manila. Ako naman, kinikritisize ko kayo, Korte Suprema, at bahagi yan ng dissent ng isang pangkaraniwang mamamayan. Bakit? Ang tagal-tagal na nung disbarment case nitong si Sara Duterte, hindi nyo inaaksyonan. Nakukumpara tuloy kayo ngayon sa mga sitwasyon kung saan ang bilis nyong umaksyon sa pag-disbar ng ilang mga abogado, kasama dyan si Secretary Larry Gadon. Si Attorney Toto Kausing, bagamat hindi natin yon kapanalig sa paniniwalang politikal, pero nasundan ko kung bakit na-disbar sila si Toto Kausing. Ang kanyang pagkakamali, hindi niya rin ginamit yung kanyang kaalaman sa batas. Siya mismo lumabag dito eh. Pero mabilis yung inaksyonan. Ibig sabihin, meron kasing paglabag. Ito si Sara Duterte.
napaka-glaring. Ah, crystal clear. Ika nga, ang mga paglabag na ginagawa po nito sa batas. Abab dalo ba siya, Korte Suprema? Kaya kahit na napak siya ng mismong tao ninyo, hinayaan yung matulog ang disbarment case laban sa kanya. 13 taon na ang nakakalipas, hanggang ngayon wala kayong ginagawang aksyon sa ginawa ni Sara Duterte bilang officer of the court. Ba, trabaho nyo yan. Kaya ako, pangarap po talaga maging abogado. Kaso lang, pag nakikita ko itong mga ganitong sitwasyon, nawawalan ako ng gana eh. Ha? O, aabangan natin ngayon kung ano ang magiging desisyon dyan ng Korte Suprema. Hindi pa pwedeng porket vice presidente. Higit sa lahat. Hindi pa pwedeng porket Duterte. Hindi na pa pwedeng maparusahan. Ano yon? Abab dalo ba itong si Sara Duterte? Diba lagi niyong sinasabi, no one is above the law. Pero pagka Duterte ang pinag-uusapan, hindi pwedeng parusahan. Akala ko ba, napakataas ng pamantayan ng pag-uugali, pananalita na dapat isinasakilos at sinasabi ng isang abogado. Pero bakit wala kayong ginagawa? Marami na ayon sa aking mga napakinggan na kapwa ninyong mga abogado at sa balita na naparusahan ng Korte Suprema dahil sa pagsasalita nila ng hindi maganda sa kanilang kapwa sa harapan ng publiko in particular. Pero itong si Sara Duterte, makailang beses itong nagsalita ng hindi maganda para sa kanyang mga kritiko, para sa kanyang mga kalaban sa politika. Ano yun? Sasabihin niya lamang, politika lang kasi hindi. Kung ikakatwiran niyo po ay politika kasi yan, tanggalan niyo muna ng pagiging abogada si Sara Duterte. And pagka nangyari yun, hindi na kayo makikriticize kasi hindi na siya officers of the court. Muli, nagpapaalala tayo sa ating Korte Suprema. Huwag niyo po sanang tulugan ang reklamo kay Sara Duterte. Ito namang si Sara Duterte. Hindi ko alam kung talagang matapang ba ito. Maisog daw sila eh. Pero patawag pa lamang ng National Bureau of Investigations. Eh, humihingi na ng advance questions. Pwede ba yon? Dito ka lamang makakakita talaga sa pangyayari ngayon eh. Na yung resource person o yung pinapatawag ng ating Korte Suprema, humihingi ng ating National Bureau of Investigation, humihingi ng advance question. Kakaiba. No? Nahanap ko kasi yung video kaya nagkakanda saling-saling yung aking isipan eh. No? Ito. Tingnan niya natin kung dito yun. Hindi na nga sumipot sa pasampina ng NBI, nag-request pa si VP Sara Duterte na bigyan siya ng mga advanced questions bago siya humarap sa ahensya. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Pulencio. Umaga pala, nag-abang na ang NBI sa pagdating ni Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Pero tanging abogado lang ng BC ang dumating. Pinasampina ng NBI si VP Sara para... Oy, by the way, maraming salamat sa mga subscribers po natin sa Facebook. Ah. Nakakalimutan ko kayong pasalamatan. Yung mga naka-green yung kanilang pangalan o sa dulo ng kanilang pangalan, katulad na Lian Pukamachi. Maraming salamat sa subscriptions po ninyo. Ipaliwanag ang kanyang pahayag tungkol sa planong ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Noong Miyerkules, idinahilan ni VP Sara ang nagkataong sabay na imbitasyon ng NBI at House Committee on Good Government and Public Accountability sa Kamara raw siya dadalo. Kinabukasan niyan, nagdesisyon ng komite na ipospone ang hearing para wala ng excuse ang BC at para siputin niya ang NBI. Humihingi pa ng advance questions? Ano ba naman yan? Ang galing naman ng Vice Presidente talaga, no? No? Gusto may kodigo. I-address natin yung tanga, kaya pa lang samantala, dalawa muna kami tanga ngayon.
Sabi ni Rimon Rio Tanales, dalawa na tayong tanga. Pansamantala, tanga muna ako kasi papatulan kita. Lahat kasi ng mga DD sheets, tawag ko dyan tanga. BTSTM ang mga yan eh. Bobo, tanga, sira ulo, tambaloslo, saka masokista. Salamat Beverly Wigan sa inyo pong super sticker. Sabi niya, okay lang ba sa inyo ang adik na presidente? Hindi. Kailanman hindi magiging okay ang adik na presidente sa amin. Kaya nga hindi okay sa amin eh, nagkaroon tayo ng presidenteng si Rodrigo Duterte. Kasi adik siya sa fentanyl, di ba? Adik siya sa marijuana. Siya mismo umamin nun eh. Sabi niya, gumagamit siya ng marijuana para manatili siyang gising sa gabi. Sabi niya, gumagamit siya ng fentanyl dahil ito ay it felt like a cloud nine, to be more specific. Kaya ayaw namin sa adik na presidente. Ngayon, kung sinasabi mo na adik si Pangulong Bongbong Marcos, sanang ebidensya nyo? Eh si Pangulong Bongbong Marcos, nagpa-drug test noon. Si Rodrigo Duterte ba? Nagpa-drug test ba? Hindi. Ano ang sinabi ng Malacanang nung si Trillanes ay hinahamon na magpa-drug test itong si Rodrigo Duterte? Ito. Tingnan natin kung makikita natin. Diba, hinamon ni Trillanes magpa-drug test itong si Rodrigo Duterte. Pero ano ang naging tugon ng Malacanang dyan? Hindi ko makita rito bigla. Trillanes challenge Duterte for drug test. What? Tingnan natin. Oh, wala eh. Hindi ko maipakita sa inyo yung video. Hindi ko maalala yung keywords. Pero ang sinabi ni Harry Roque that time, sino sila para mag-utos sa Pangulo na magpa-drug test? Kung magpapa-drug test si Rodrigo Duterte daw, yun ay kung kanyang kagustuhan o hindi. Eh nagpa-drug test ba si Rodrigo Duterte? Hindi, di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, merong opisyal na resulta mula po sa St. Luke's. Kaya kung meron mang addict dito, definitely, hindi yun si Pangulong Bongbong Marcos. Anyways, isa ka na lang ulit tanga kasi binabawi ko na nakausapin ka. O kaya isa ka na lang tanga. O hindi na ako ulit tanga ngayon mga tol ha. Pag pumapatol kasi ako sa mga DD sheets, pansamantala tanga ako. Okay lang sa akin yun, pansamantala lang naman eh. Eh sila, nananatiling tanga. Masakit ba ang katotohanan na kayo'y tanga, bobo, siraulo, tambalustay at masokista? Anyways, maraming salamat sa 1,493 watching.